papakita ko sa inyo guys kung paano ako maghat ng BB branch rin. A few moments later. Tapos na natin yung gawa yung guys. So ngayon, mag-hatch tayo ng BB branch rin. Una, lagyan natin ng tubig. Kahit di masyadong madami, okay lang, kahit ganyan lang alam mo. Ito yung connector dun sa ating aircon. Ikabit na natin yung check valve. So open natin dito yung sa air control natin. Wow, mali. Baliktad pala yung check valve natin. Yung huli siya. Open na natin ito. Dapat malakas yung daw ng hangin. Malakas yung bula. So naikabit na natin, nailagay na natin yung DIY hatcher natin, nalagyan na natin ng tubig. Yung sunod, lagyan natin ng asin. Ito lang yung ginagamit ko, kutsara. Yung kahit yung maliit lang, dalawang kutsara lang ng asin. Tsaka may nilalagay akong secret na formula ko, pero ngayon hindi na secret kasi sasabihin ko na sa inyo. 100% na ma-hatch talaga yung BBs natin kasi minsan may nagpipim sa akin na hindi daw na-hatch yung BBs nila. So lagyan nyo ng baking soda. No. Kahit maliit lang, basta malagyan nyo lang yung tubig. Kahit ganito lang kadami guys. Tapos halu-haluin, paikot-ikotin. Yun guys. Tapos sa BBS natin, kuha tayo ng maliit na lalagyan. Lagyan natin ng tubig. Tapos, yung BBS. Yung BBS na ginagamit ko ay Green Label yan. 18 to 24 hours hatching rate. So, kuha lang tayo ng 2 scoop. Yung BBS natin, binababad ko kahit 2 to 5 minutes na pagbabad. Importante mababad siya bago siya ilagay sa hatchery natin. Hindi ko na dinadamihan kasi hindi naman madami yung fry na pinapakain ko. So ito siya. Babad natin. A few moments later. So guys, after 5 minutes lagay na natin siya sa ating hatchery. After natin mababad. So, antayin na lang natin ma-hatch to. Yun lang guys. Yun lang yung ginagawa ko sa pag-hatch ng BB branch shrimp natin. So, yun guys. Kung nag-enjoy kayo sa video namin, i-click nyo yung notification bell at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel.